Hi guys, good day, it's me Bea and welcome again to my channel. Creamline versus Akari Chargers, magsasalpukan na. Fitness peros, mararanasan ng makalaban ang isa sa pinakamagaling na club team sa PBL. Kayanin niya kaya ang pressure? Creamline, Valdez, mabawian kaya si Coach De Brito? Dahil sa hindi pagpasok sa kanya sa paglaro sa national team, bigyan natin ng review ang kanina magiging laro bago ang laban. Kung sino nga bang angat kay before that, don't forget to like, comment, and subscribe. Ipahit na notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. New recruit nga ng Team Akari Chargers ang dating Ateneo player sa si Fitness Peros. At first time niyang makaharap ang Creamline kasama ang Akari Chargers. Expected na talagang pangmalakasan ang makikita nga natin na laban, lalong-lalo pa galing din sa international game ang Akari Chargers players. Dahil nga karamihan sa kanila ay naglaro sa ABC Cup 2023. Ngunit alam naman natin na ang Creamline ay pang-national team ang lakas. Kaya naman masusubukan nga ang galing ni Coach De Brito dito. Lalong-lalo pa, karamihan nga sa SEA Games na Creamline Coastmasters players ay hindi niya binabad sa laro. Makagante kaya dito sina Aliza Valdez, Michelle Gumabao, Gemma Galanza at iba pa? Kaya naman maaasahan bukas ang bakbakan naman na laban. Dahil alam naman natin na medyo malakas din ngayon ang Akari Chargers na umabot din sa 5th setter match sa ibang team sa Group A. Hindi lang yan, ang Akari Chargers ay nakaharap din ang isa sa pinakamagaling na PBL club team sa Group A. Ito nga ang Cherry Tigo crossovers kung saan munti ka na din mapadapa ang Cherry. Kaya alam naman natin na malakas din ang Team Akari ngayon. At hindi basta-basta baliwalain ng Team Creamline. Para sa akin, pagdating sa opensa ay medyo advance ng konti ang Creamline compare sa mga wing spikers ng Akari na sina Manabat at Fitness Peros. Sa settings naman ay advantage din ang Creamline dahil kay Gia kumpara kay Cub. Magaling din sa blockings ang Akari Chargers. Kung ikukumpara po natin sa Creamline ay halos parehas lang naman ang kanilang galing. Pareho din nakikita ko pagdating sa digging at receiving ay parehas din magaling ang dalawang team na ito. Ang advantage lamang po ng Creamline ay medyo mabilis po sila maglaro at maraming ang combination play o skills ang ginagawa. Kaya kung gustong manalo ng Akari Power Chargers ay gawin nila ang lahat at para masabayan ang Creamline sa nilalaro nito. Alam naman natin na nahawakan na din ni Coach De Brito ang Creamline Coastmasters dominant players at medyo alam niya na ang laro nito kaya makikita na lang natin sa diskarte niya. Kaya guys, ano ang masasabi ninyo? Sino kaya ang mas angat sa dalawang team na ito? Talunin kaya ng Akari ang Creamline? I-comment na yan at huwag kalimutan mag-like, subscribe for more updates.